ito guys, na-video na natin siya. Diba, nag-error 21 siya. Most problem ng error 21 is dito siya. Yung charging inner charging niya. Yeah, dito siya. So, subukan natin guys, palitan ito. Papalitan natin to guys. So, let's see. Kung uubra siya, sabay restart natin yung battery. Okay. Update ko kayo mamaya guys. Yan. So, yun na guys. Karaniwan na si kapag error 21 is yung charging port niya. So, obvious naman na ang dami niyang tagpay. So, ang gagawin natin na first step is yun nga, in-remove ko muna to, in-unplug ko. So, ang karaniwan yan, pag in-unplug mo, tsaka mo siya i-charge para ma-reset siya. Makikita mo kung battery kung nag-charge siya. So, dito muna yung first step natin para makita natin yung main problem niya. Okay. Saksak na natin yung charger. Galing yung ano, yung charger niya. So, main working siya. So, let's see. Nabot ba? Para nire-restart mo siya ngayon. Titignan natin sa power niya. Saka natin siya i-on. I-on natin siya. Ayaw, di ba? Ayaw niya. So, try natin na charge na ng konti. Yung ano, yung charge mo, hindi nagpula. Ibig sabihin, hindi siya nag-charge sa maayos. Kaya siguro ganyan. Ayun, green pa rin. Supposed to be, dapat pula siya. Ang maganda nito, kukuha tayo ng isang charger kung talagang hindi siya nag-charge. Diba? Pero hindi. Pag hindi mo yun lang, ibig sabihin, hindi umaandar yung charger. Eh, umaandar siya. Tapos, kulay green pa rin. Supposed to be, dapat ano na yan. Ang tawag to. First step na gagawin natin. First step. So, ito. Kailangan natin palitan ito or check upin ko. Tatanggalin ko ito dulo-dulo. Tapos, hanggang dun sa dulo, itignan natin siya. So, yung pangalawa pala, di ba, nakasaksak na kanina. Ngayon, pangalawa, titignan natin kung aandar siya. Pag umilaw ito, ayan, pag kinabit ko ito, umanda siya. Ibig sabihin, ito ang may problema. Kasi nakadirect na siya eh, sa kuryente. Going to motherboard. So, pwedeng dito nga talaga may sira. Diba? Let's see. Kung mag-reaction siya. Ayun, diba tumunog? Tumunog siya. So, try natin i-power on. Ibig sabihin, nakakargaan yung battery. Okay, nakakargaan siya na hindi siya nag-charge. Ayun, kulay green pa rin. So, see guys. Power on natin. Problema niya is error 21. Error 21 yung problema niya. Beeping sounds. So, try natin itong i-remove. Ayan. Try natin i-remove ito. Ayan. Try natin ulit ito. Meron pa rin. So, wala siyang problema sa tatlong ano niya. Ayun. Doon siya. Doon siya may problema. Dito. Dito siya may problema sa isang wire na to. Ayan. Dito. Ito. Pinaka main niya. So, once na ginanan natin, all working pag hindi siya nagbibiping. Pag nagbibiping siya, malamang sa malamang. Ito, saan ba papunta to? Ayun, sa motherboard. Yun nga, error 21. Isa sa problema, battery. Ayaw din mag-charging. Bukod sa lobat na siya, beeping siya. So, dalawa yung possible na problem niya. Ito, not charging, tsaka ito error 21. So let's go guys, try natin fix. So kumuha tayo ng bagong charger. Ayan.
Tingnan natin kung bago tayo magkalibot, tingnan natin kung saan pa talaga siya nanggagaling. So, kumuha tayo ng bago. Kaya, bago to. So, kung ganun pa rin, let's do this. Sinasabi ko sa inyo, guys. Ang charger, so, halata na more working siya. Mas malakas ang ilaw kaysa doon sa luma ako. So, sana nga ito lang ang problema. Check natin may ige. Ayan, may ilaw siya ng malakas. Unlike doon sa isa. Let's see. Ayun, nag-red na guys. So, hindi na natin kailangan magkalikot. Charger ang problema niya. So, hindi na natin kailangan kalikotin dito guys. So, isa na lang ang dahilan para hindi siya mag error 21. So, ano, siguro ipipix natin itong maigi, ito tornilyon dito, tapos ipipix natin maigi, tapos try natin yung restart. While nagbibibim siya, i-connect natin sa MIO guys. Okay, ayan, connect natin siya sa MIO. So far so good, and good news guys, nag-charge din siya. So i-charge lang natin ng mga 10 minutes few regarding for this one. Okay, ito lang kasi yung ano niya. Try natin siya. So main problem ngayon, dalawang problema ko. Dalawang naging problema niya, not charging. Sa ano? Charger lang pala. Diba? Guys, ayun. Kakatuwa. Buti sinubukan ko. Buti hindi ko muna kinalikot 'to. So let's see guys. Try natin. Antay lang natin ng ano, mga 15 minutes bago natin i-on uli. So mamaya i-on para i-reset sa MI home. So para ma-control natin kung paano nga ba i-fix. So lahat ng angulo titingnan natin guys. Yun nga, dalawa naging problema niya. Yeah. Una, drain na drain pala siya. Dalawa, ayaw magpula yung charger niya. Ngayon pinalit ako ng bagong charger. O yan. So okay na, buti na lang hindi ko agad kinalikot. So one by one lang guys. Yun nga, para sa kaalaman ng lahat na pag may mga ganitong basic problem lang, kaya na natin. Yun. See you guys after 15 minutes. So update lang guys. So bigla na rin siya nag green. So full charge o whatever. Tingnan natin siya. Bigla na siya si green. So parang may problema talaga. Naninira siya ng charger. Ganun ba to? Babago ba siya? Sira yung charging port talaga na ito. At bigla na siyang nag-drain. Wala pang ayos itong charging port niya. Oh. So ngayon ang update guys. Bad news. Ayun, nag-drain agad siya. So let's see. Sisindi siya. So, power natin ulit. Ayaw diba? Ayaw. So, kung lagay natin to, ayan, let's see, ayaw talaga. So sobrang grounded niya talaga. Hindi niya beeping pa rin siya guys. Mga wala lang yung beeping niya pag tinanggal ko to. Siya nagkicharge ngayon. Siya nagkicharge hindi ngayon. Uyun, nag-green. Buti na uli. Mayang iba. Dito na tayo. Saksak uli natin. Ayan. Try natin. Ngayon ka uli dyan. Try ng Emma yung. Living room. Next. Next. Let's get started.
well done, ika nga, sa kusina, ayan. Ayan. After ko siya na-update, alam nyo ba anong ginawa ko? Wala na akong kapag-apag-asa after 1 hour. Ni-restart ko na siya sa battery. Kasi nakailang 2 beses na akong update sa kanya. Ayan. Let's see. Oh, full charge pa siya. Oh. Well done. Oh guys. So, alam nyo na. Ayan. Ano lang naman kasi yan eh. Sa mga experience natin. Kailangan natin masusing paglilingkod. Ayan. Which is na hindi siya nagbiblink yung blue. So, ewan ko. Kakaba-kaba ako. So, try natin guys. Ayan. Try natin. Maanda na siya. Try natin. Pagbibigin natin to. Perfect. Now it's okay. Gawa ko na siya guys. Maanda na siya, not beeping. So ayan. Oh, diba? Tapos siya. So sobrang smooth niya. Try na naman natin siya sa eco mode niyo pa. 17 lang siya. Ayan, diba? Tigil natin. Sobrang smooth. Ayan, second mode, 23. Ayan. Perfect. Tapos pag iilaw nyo, siya nagbe-beeping. Solve the problem guys. So ayun lang po, sharing is caring. So tignan natin siya guys kung nag-charge siya, which is na konti lang bawas, kung magbe-beeping pa rin siya. Ayun, nag-charge na rin siya guys. Ayan na, nag-charge na rin siya. So working well. Ayan, nagbe-beeping na rin yung battery niya, pwede niya i-charge siya. So walang problema sa charging port. Ayan, thank you so much guys. Nakasatisfied na. Ayan. So try uli natin siyang power off. Ayan, para masatisfied tayo. Ayan, power on. Perfect. Thank you so much guys. Ayan. So hindi ko na kailangan siyang kalkalin dyan, buksan to. So yun, nakadalawang update ako. So ganun pa rin ang ginawa ko. Ni-restart ko na siya rito. Pag isang pindot lang, tapos ang laban. Ito na guys yung finished product nya. Ayan, testingin uli natin para makasigurado tayo. Ayan, working well. Isang pindot, headlight. Thank you for watching guys. Yeah.